Yan guys, so magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Alright, so dito naman tayo sa DIY vlog natin. Alright, so gagawa tayo ng sofa, DIY sofa. Ang gamit ay yung wooden pallet. So yung wooden pallet, yun yung mga nasa mga logistics, sa mga warehouse na pinaglalagyan ng mga products sa ilalim. Yun yung mga, alam mo, dyan sinusukusok yung mga forklift. So normally tinatapon yan ng mga warehouse and logistics company, but nakita nila yung potential kaya binibenta yan per piece. Alright, so ito na yung sample natin. So ayan yung finished product natin. So tingnan natin step by step, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY sofa using pallet, wooden pallet. Alright, so ang tabay lang, manood lang. Alright. Alright, so ito yung mga gagamitin nating tools. So ayan, meron tayong kabra, tayong hammer, meron tayong drill, meron din tayong jigsaw, yung electronic saw natin, tsaka yung portable screwdriver para at least pag nagkabit tayo ng screw sa ating pallet, eh dire-diretso at mabilis. Alright, so let's go! Alright, so ito yung pinaka-base natin na gagamitin. Kasi dalawang layer yon. So ilalim, then yung uupuan. So dalawang pallet ang kailangan natin. So sa unang step, gagawin natin yung base. So bilang kayo ng 1, 2, 3, 4. So pang-apat dito, kakat natin. Ganun, para makukuha natin itong portion na to. Alright, so dalawang pallet, puputulin natin dito para makuha natin yung upuan. Alright? Alright, so tapos na tayo sa base. So ito yung base natin. Alright, so tapos na yan. So ito yung bagong pallet. So ito yung magiging harap. Ito yung magiging upuan. So hatiin natin siya the same way na hinati natin yung base. Alright, and then ito. So in this case, medyo maluwag itong distance. Eh, it's either tatanggalin natin and then lalagyan natin ng panibagong kahoy para at least medyo maliit na yung gap kasi ito yung uupuan natin. Alright, let's go! Okay, so meron na tayong base tsaka meron na tayong uupuan. So, next na step natin is pagdidikitin natin to. So, gagawin natin i-screwin natin kung ano yung mga weak points. Baray na muna, drill, ilalagay natin yung screw para mabilis. Kasi pag yung screw lang, eh masyadong stress out yung ating screw machine. So mahirapan tayo. Alright, so baray na, then screwdriver. Let's go! Alright, so ngayon ang ginagawa natin. Alright, so babarinahin muna natin yung mga gilid and then lalagyan natin yung mga screw. Alright, so in this case, gumagawa na tayo ng sandalan. So from that point, dyan tayo magka-cut, tatanggalin natin yung
unang makapal na paa. Ayan. Alright. So, lalagariin natin. Tatanggalin natin yung unang number ng kahoy, yung malapad. Yun na sa unahan. Alright. So, pagtanggal yan, and then, yan na yung sandalan natin. Alright. So, ikabit na natin sa ating nagawang upuan. So, yan. Meron na tayong sandalan. So, from there, so, ganun pa rin, i-screw nyo para magdikit yung sandalan from the base tsaka doon sa upuan. So, make sure lang na matibay at maayos yung pagkakabit.